Patuloy na dumarami ang mga batang biktima ng cyber sex sa Pilipinas batay sa tala ng PNP. Isa sa may tinuturong dahilan ang pagkahumaling ng mga kabataan sa social media. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, dumarami nga ang mga batang nabibiktima ng cyber sex. Ayon mismo yan sa PNP Anti-Cybercrime Group. At maliban nga doon, Ma'am Jessica, no, sa sinasabi mong dahilan, ang nakalulungkot pa riyan, merong mga magulang o di kaya kanilang mga kaanak mismo ang nagtutulak sa mga batang ito para masangkot sa mga ganong gawain. Madalas babad sa social media ang maraming kabataan ngayon. Ito nga raw ang isa sa mga dahilan kung bakit dumarami ang mga batang nabibiktima ng cyber sex ayon mismo sa PNP Anti-Cybercrime Group. There is a predator inside the social media and he will encourage the victim through online modeling. They will encourage the children to send one by two pictures, half body, and then after sending pictures, whole body, and then send the naked photo. Sa tala ng PNP ACG, umabot sa 136 ang kaso ng mga batang biktima ng cyber sex noong nakaraang taon. Mas mataas sa 87 na kasong naitala noong 2014 at sa 51 na kaso noong 2013. Karamihan din daw sa mga kasong ito ay ni-refer lang mula sa ibang bansa. Matapos mahuli sa iba't ibang bansa ang mga banyagang suspect na nabibiktima ng mga bata dito sa Pilipinas. Tumataas daw ang bilang taon-taon dahil bukod sa dumarami ang mga gumagamit ng internet, kabilang na ang mga bata, may mga pagkakataong ang mga magulang daw mismo ang nagtutulak sa kanila na masangkot sa cyber sex. Yung income, but and also yung physical contact, kumbaga nasa, yung tao nasa ibang bansa, hindi mo naman kung nasaan. So ang ginagawa mo lang is nagpapakita ka, yung bata is nagpapakita ng private parts niya. Ngayon na nasa modernong panahon na tayo, marami na nga ang gumagamit ng mga makabagong teknolohiya, gaya na lamang ng computer at iba't ibang gadget, pati na nga ang mga bata. Kaya payo ng otoridad, bantayan silang maigi para hindi mabiktima ng mga mananamantala. Ang ilang magulang, bantay sarado raw ang mga anak sa pag-i-internet para magabayan at maiwasang mabiktima ng mga masasamang loob. May friend akong doktor, sabi niya, okay lang na bantayan mo yung bata. Bantayan mo, hawakan mo, tignan mo kung anong sinasite. Tsaka pinasok ko sila sa community, kasama kami may community. Para yung mga bata, meron silang pinagkakaabalahan. Nilalagay na lock para hindi kagad sila maka-access. Tapos merong mga time limit, kunyari good for 1 hour lang. So may kasama naman sila, yung kasama namin sa bahay, check namin kung ano yung tinitingnan. Lagi mong i-guide talaga yung bata, lagi mong kakausapin. Kasong paglabag sa Republic Act 9775 o Anti-Child Pornography Act ang maaaring isampa sa mga magpo-post o gumagamit ng mga hubad na larawan ng mga bata. Pagkakakulong ng mula 6 hanggang 12 taon na maaari pang habang buhay na pagkakakulong at multang hindi bababa sa 120,000 pesos ang parusa sa sinumang mapapatunayang nagkasala. Ma'am Jess, labis itong ikinababahala, no, at ikinalulungkot na patuloy nga na dumarami at tumataas ang bilang ng mga batang nasasangkot na dito sa cyber sex. At ang kanilang panawagan nga sa mga otoridad ay sana daw, ano, mas maitingin pa ang kanilang kampanya para mapigilan ito. Samantala, Jessica, aminado naman ng PNP na hindi nila kaya ito alone, ano, kung ang pag-uusapan na itong klaseng gawain nga dahil ang nagiging problema nga nila, no, lagi nagkakaroon nga talaga ng desired opportunity na gawin ito dahil mismo ang mga parents nga ang involved dito. Kaya maliban doon sa kanilang information campaign na kanilang ginagawa, hinihingi rin nila ang kooperasyon ng LGU, ganun din ang mga social worker na tulungan sila, no, nakausapin mismo itong mga magulang ng mga bata na nakalulungkot daw na sila pang nagtutulak sa kanilang mga anak para magkakitaan, para lamang sa kapalit doon sa mga mahalaking halaga na kanilang matatanggap, Jessica. We are not winning the war on cyber sex crimes, no, Marisol? Kasi nga yung minsan, madalas yung mga magulang o yung mga kamag-anak pa ng mga batang biktima ang nag-e-engganyo sa mga bata na pumasok sa ganito. That's right, Ma'am Jess. Ang sinasabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, ini-encourage nila ito. Ano? The term really is, in fact, tinutulak nga daw nila ito dahil umaabot ang bayad nito as high as $50 hanggang $100.
minsanan mo lang ipakita ang mga anak nila na nuda, no? Ang kanila kasing thinking, palibhasa, walang physical contact, okay lang yun gawin. Ang hindi nila naiintindihan na grabe ang impact nito psychologically sa mga bata. Kaya talagang kailangan din talagang masusing pagkumbinsi at talagang paliwanagan ng husto ang mga parents na hindi porke walang physical contact ay wala na itong epekto doon sa mga bata. Palibhasa kasi, Ma'am Jess, ang sinasabi nga ng PNP Anti-Cyber Group, with due respect sa ating mga kababayan, ano, karamihan sa mga na-involve na ganito ay mga nasa slum area, yung mga walang gaanong pinag-aralan at yung mga bata na medyo nasa mahirap na antas ng pamumuhay ang kadalasan daw na nai-engage sa mga ganitong klaseng gawain. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.